Nag-agawa ng parking sa isang mall ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila tumayo sa mismong parking space para sana may preserba ito o may reserba ito sa paparating na nilang sasakyan. Tama nga ba ito? Balita natin ni Jam si Santi Kaiko. Boss, bawal po yan. Hindi nga bawal. Umuna na nga kasi may bata yung ba-park. May bata rin po kami mag-park. Ayun sa kabila, oh. Eh, dito po kayo sa kabila. Hindi, dito eh. Naging mainit ang pagtatalo ng dalawang lalaking ito sa parking space ng isang mall. Kuha ang video ng kasama ng lalaking nasa loob ng sasakyan. Sinisita siya ng lalaking nakatayo sa parking slot na nire-reserve daw niya para sa parating na nilang sasakyan. Pero ang lalaking nasa sasakyan, hindi nagpatinag. Tapag po tayo guard kung may problema po tayo. Hindi ka ng problema. Dapat naman makaintindi ka. Ano pong maintindihan? Hindi. Sige, sumay mo! Salamat. Matapos ang bangayan, ibinigay rin na nakatayong lalaki ang parking slot. Pero may sunod pa silang pagtatalo. Hindi, walang problema sa akin, bawal. Oh. Pinakikiusapan ka. Eh, hindi nga po pumayos sa pakiusap niya. Ba't po kayo nagagalit? Kayo nakikiusap. Oh, edi. Sa huli, natapos din ang bangayan at umalis na lang ng tuluyan ang nakatayong lalaki. Pero sa mga ganitong pagkakataon, sino nga ba ang mas may karapatang mag-park? Ayon sa MMDA, hindi tamang ireserba ang mga parking slots sa pamamagitan ng pagpapatayo ng tao sa mga ito. A parking slot is reserved for a vehicle, hindi sa tao. So, pinapakiusapan po natin yung ating mga kababayan na huwag pong gawin na magpapareserve tayo ng parking at patatayuin natin yung mga kasamahan natin dyan, kaibigan man o kamag-anak, para i-reserve po yung parking sa atin habang umiikot po tayo sa parking slot. Tatandaan po natin na ang parking na yan, whether private or public, is first come, first serve. Jam Cesante Kaiko, GMA News.